lesson number 14, when you don't know what to do, just live one day at a time. Also, hindi akin yan, no? Narinig na natin yan sa maraming tao, no? Siguro yun din yung lesson na natutunan nila sa buhay nila, and natutunan ko din yan. Naririnig ko yan, pero natutunan ko na totoo yan. Natutunan ko kung paano yung gawin. Diba? Huwag tayo mag-isip ng past, future, ngayon lang muna, kapag hindi mo alam. Kasi, minsan na-overwhelm tayo sa dami ng gusto natin gawin or sa dami na nangyayari sa buhay natin, na-overwhelm tayo. So, hindi natin alam paano magsisimula at saka kung ano uunahin natin. So, ang dapat natin gawin is kumalma ka lang. And then, ngayon muna. Ano muna yung kailangan mong gawin ngayon? Yun muna ang isipin mo. So, maganda isulat mo sa papel lahat ng dapat mong gawin. Tapos, kung ano yung ma-accomplish mo today. Okay? Pas, para sa akin kasi writing is very therapeutic. Okay? So, kapag yun naman naisip ko, naisulat ko na yan, parang nawala na siya doon. Nakasulat na siya dyan. And hindi ko na siya kailangan lagi mang isipin kung ano ba yung mga dapat kong gawin. Kasi pwede mo naman balikan yung notes mo para hindi mo makalimutan. So, gawin mo, lista mo lang muna lahat ang nasa isip mo. And then, ilista mo yung kaya mong gawin ngayon. Kasi yun muna ang gawin mo. Then, tomorrow is another day. It's another things. There are other things that you can do tomorrow. So, today muna, ang isipin mo. Okay. Alam mo pag nagawa mo yan. Yung ganyan, na live one day at a time. Ayun, you'll get through kung ano man yung pinagdadaanan mo. Matatapos mo kung ano man yung dapat mong tapusin. Okay, so good luck kung ano man yun.